Sa video na to, makikita ninyo ang naitutulong ng paggamit ng Lissofideas sa paggawa ng essay. Kapag nasubukan nyong gumamit o gumawa nito, mapapansin nyo na mas mabilis saka mas maganda yung magagawa nyong essay kumpara sa mga dati nyong gawa. Mapapabilis kasi may malinaw na kayong plano kung ano yung magiging kabuuan ng essay nyo, kung ano yung ilalagay nyo sa intro, body, o closing paragraphs. Mas mapapaganda rin kasi masisiguradong malinaw yung mga pinupuntos nyo. Kasi nga yung delivery o yung pagkakasunod-sunod ng mga ideas nakaplano na rin. Susundin nyo na lang. Dahil dyan, maiiwasan nyo rin yung mental block. Kung sakali namang may maisip kayong mas magandang ideas habang isinusulat nyo yung essay nyo na wala sa listahan nyo, baliwalay nyo na yun kasi masisira yung ginawa nyong plano. Ang mangyayari nyan, tatagal ka lang, posibleng hindi mo matapos yung essays allotted time. Ipakikita ko sa inyo kung ano yung naging silbi ng list of ideas habang isinusulat ko yung essay. Ipakikita ko rin kung paano ko ginamit yung bawat idea sa listahan ko at kung nasunod ko ba yung mga inilagay kong label o markings. Ito yung listahan ko ng mga ideas. Nilagyan ko na ng label kung ano yung ilalagay ko sa intro, body, saka sa concluding paragraph. Nilagyan ko rin ng number yung magiging pagkakasunod-sunod ng mga ideas na ilalagay ko sa body. Bago nyo isulat yung bawat part ng essay nyo, tignan nyo muna yung ginawa nyo listahan ng ideas para masunod din nyo yung plano. Every time rin na parang nami-mental block kayo, sulyapan nyo lang yung scratch paper nyo para ma-recall yung isusulat na idea. Sa intro, ang plano ko sana ipaliwanag kung ano ba yung digital games. E medyo tumagal ako mag-isip ng ilalagay, saka hindi rin ako sigurado kung ano ba yung eksaktong definition. Ang ginawa ko na lang, nagbigay na lang ako ng example ng mga digital games. Inenumerate ko. Tignan nyo kung paano ko ginawa in sentence form nung isinulat ko na sa essay sheet. Dinagdagan ko na lang din ng isa pang sentence para ma-mention yung topic, saka para ma-introduce sa babasa yung aasahan niyang laman ng body ng essay ko. Sa body naman, dahil nga may time limit, hindi ko na isinama yung ibang ideas. Pumili lang ako ng apat na sa tingin ko ay mas madali, mas mabilis, at mas malino kung maididiscuss. Inayos ko rin yung magiging pagkakasunod-sunod base sa bigat ng punto. Kung ano yung sa tingin kong pang-highlight, yun yung iuhuli ko. Sa first idea, ang plano ko dito ay i-discuss yung epekto ng digital games sa relasyon nung nalululong sa kanyang mga mahal sa buhay. Tignan nyo kung paano ko naisulat yung idea sa essay sheet. Sa second idea ko naman, ang plano ko ay i-discuss yung epekto sa pag-aaral. Sa third idea naman, yung epekto sa health na posibleng maging obese yung lulong sa digital games. Kasi nga, mahaba masyado yung oras na wala siyang physical activity pa naglalaro. Sa last idea ko naman, ang plano kong ipunto ay yung epekto sa mata kasi nga mapapagod kakalaro saka mabababad sa liwanag. Isinunod ko na rin yung health hazard ng radiation galing sa mga gadgets na ginagamit kapag naglalaro. Tignan nyo kung paano ko isinulat sa essay sheets. Concluding paragraph naman, ang plano ko dito ay i-discuss yung dahilan kung bakit ba talaga nagkakaproblema. E dapat naman wala, yun nga ay kung may disiplina lang. Plano ko rin na mag-suggest o mag-advise kung paano may iwasan malulong, saka ma-enjoy yung digital games. Pakibasa na lang kung paano ko naisulat sa essay sheet ko. Kung mapapansin nyo, maiikli lang yung mga nakasulat na idea sa scratch paper ko. Pero mahaba kapag naisulat ko na yung buong idea sa essay sheet. Ganun po talaga dapat. Yung mga isusulat mo lang na scratch paper ay mga keywords lang na makakapagpaalala ng kumpletong ideas mo. Usually, babanggitin mo yung sagot mo, tapos susundan mo lang ng paliwanag. Yung paliwanag mo naman, syempre dapat makatotohanan, saka dapat hindi ka lalayo sa topic ng essay na ginagawa mo. May napansin ka po bang mali sa spelling, capitalization, grammar at iba pa? Dapat po oo ang sagot nyo. Iisa-isahin po natin yan at itatama sa susunod na tutorial.